Ang po live video ko na ito. So ngayon magtatahi ako ng coat. So i-live ko ito ngayon mga master. So mga bago pasok, magandang ano na pala? Hapon na pala ano ko mga. Magandang hapon po sa ating lahat mga master. So una kapag nagtatahi ako ng coat, ang unang tinatahi ko talaga ay ang back parts. Tapos pagkatapos ng back parts ay sleeve. At siyempre bago ako magsimula, nagpe-prayer ako, pero kanina pa ako nag-prayer mga master. Hello po sa sino yun? Sa kay Aida Diasis from KSS Anyon. Magandang dito nga, magandang hapon po. Sir, is the sewing time? Magandang hapon po. So ngayon lang ako ulit nakapag video, nakapag live kasi yung nakaraan busy, tapos nasira pa yung cellphone ko. So ngayon tinatry ko lang kung okay na siya. Saka nagla-live din pala ako sa minsan sa Facebook. So meron na po akong pwede po kayo mag-follow doon sa aking Facebook page. I-search nyo lang po sa Facebook, Jealous Tailored. Same naman, same pa rin ng ano ng pangalan at same ng logo sa aking YouTube channel, mga master. So tapos na ako sa back kasi yung back kasi ano kasi side bend kaya diretso lang yun. Mamaya pa ako pahihirapan doon kapag bubuhin ko na. Sir Ma'am Aida Diasis, meron po akong tutorial doon ma'am ng kung paano mag-pattern ng coat sa aking itong channel ko na ito. I-search nyo lang po sa i-search. Hanapin nyo lang po sa aking playlist ma'am. Nandun po yung kung paano mag-pattern po ng coat. At sa Blizzard, wala pa ako na-upload. Dapat sana pag-upload na ako. Kaya lang, nasira kasi yung cellphone ko. So, kaya wala pa. So ang pagbuo ko nitong ano mga master, itong coat na ito ay guhit sa guhit. Bali ang pasada ko nito, kung ano yung guhit, yun na yung pasada ko.
kasi tinabas ko kasi ito ng guhit sa guhit eh, kasi na direct to fabrica ako na nagtabas nito. So iba-iba naman kasi ang paraan ng ano eh, ng pagtabas, meron namang pasok ng 1/4, meron din namang guhit sa guhit. So ganito lang ako magtahi ng coat, mabagal. Dinadaan ko na lang to sa overtime. Pag gusto ko talagang matapos ng mabilis. Ay, hindi naman mabilis. Shout out sa iyo, sir. Shout out sa Sewing Tactics. Number 31, shout out sa iyo, sir. Itong ano ko no, naka front face camera ako, kaya kung nakikita nyo ako dito sa aking makina, nakabaliktad ito, parang nakatingin kayo sa salamin. Kasi para mabasa ko yung mga comment nyo na sa mga nagpapashout out, para mabasa ko. Ito yung disadvantage kapag guhit sa guhit yung tinatahi ko, kasi kailangan ko pang silipin sa ilalim ko minsan kapag tila na sa tila na yung tatahiin ko. Mas madaling buuhin kasi yung ano eh, yung tabas na papasok ka ng 1/4, kasi yung pagbuo mo makikita mo na yung ano, yung kabila, yung gabing parts pagpapasadahan mo. Hindi ka na yung sisilipin mo pa sa ilalim.
mayo kay nangaro ko sa sarakyan sa dalong. Di ba gano'n kayo nag-live ko, Pi? Live ko sa YouTube. Ayos? Oo. Bayo ka to. Ayaw kayo mamakay bayo. Itong sleeve ko mga master sa laylayan, dapat ito may 45, pero ito gin-close ko na. May iba-ibang style naman tayo sa sleeve ng ating ano eh, coat. May open, may yung parang classic lang, mayroon din namang tawag ito, yung parang working cuff. Mayroon din namang close lang, yung parang sa blazer. So ito yung kaibahan, no, kapag sarili mong tanggap, ikaw yung magkatahe, kasi ikaw yung masusunod sa procedure, depende nila kung may request yung customer. Di kagaya ng namasukan ka, kung ano yung procedure nila, susunod ka talaga, aralin mo yung procedure nila eh, ganun. Pero kapag master ka naman, may iba naman na kung ano yung procedure mo, bahala ka na eh. So pagkatapos ng sleeve, nabuo ko na yung sleeve, babuoin ko naman ng kanyang front lining naman. So idudugtong ko tong front lining sa kanyang blade. Sana yung blade. Siya. Pagkatapos sa blade, idudugtong naman tong ano, kanyang piecing naman. Tapos sa piecing, yung iba may mga bulsa, yung iba naman wala. So ito nga gawin ko, wala tong bulsa. Ayan, ito yung ating front facing, ayan siya. Ito yung sa armhole eh. Tapos ito yung front lining pala, ito front lining. Tapos ikakabit na natin yung facing. So ito yung facing, may dikit ito na fusing. Ayan, fusing. Sana to, sana yun. Ayan siya, ano kasi to, style kasi to eh, may paganyan kasi pick lapel. Yung iba nito, kadalasan naglalagay pa ng piping bago yung piecing. Piecing sa kalining, may piping pa to.
So, galing natin, no? Kapag tayo nagkatahi talaga ng coat, usual, check talaga natin yung mga pasapasada natin, kung maayos ba. Bakit, halos lahat naman talaga ng tahi, ganun eh. No? Maliban lang sa operation kasi, dire-diretso eh. At ngayon, tapos na ako sa aking back, sleeve, at saka sa facing, sa lining. Bubuhin ko na ngayon yung front parts. Front at saka yung sa blade. Ayan siya. So ito siya, may dikit ito na piercing. Ayan siya. Ito. Color, ano kasi ito eh, khaki. Ayan. Yung aking dinikit na piercing ay black. Mayroon din itong piercing na white, mayroon din gray. Iba-ibang color nito, no? So kapag nandikit tayo nito, ingatan. Ano talaga natin, ayusin natin yung pagdikit kasi kung minsan kapag yari na at hindi maayos yung pagdikit, pwede maglubo-lubo, pangit siya. Kailangan, ayusin natin yung paplansa. Kung mayroon namang, hindi naman talaga maiiwasan na pagdikit natin mayroong hindi na plansa, pagkatapos mayari, pwede nang i-check liwat, plansahin nyo pa rin ng buo. So kailangan talaga nito, magaling ka mamlansa. Huwag mo lang sunugin ha. Kahit ako dito meron ako, ayun o, tanggal o, ayun o, tanggal yung dikit ko. So mamaya, kapag kapalansayin ko ito, pagdugtong nito mamaya, di, papalansayin ko ito liwat. Ulit, sorry, napa, ano ako, no? Pa-ilonggo ako kasi, ano kasi dito, ilonggo mga master. So ito, itong front na ito, ayan. Ito yung lalagyan ko ng dart. So dito sa taas, maglagay ako dito ng partida. Ayan, sa'yo nilagay ko partida. Oh. Ayan, ito siya. Pa, magmainom ko daw, big ikaw, eh. Ito. Ay, napasagot.
pasensya. Para pagtahi natin ito, para pagplansa natin sa kabila, sa harap, ay flat siya, wala siyang parang kapal yung kabila. Ang ginaganyan ko na lang sa taas. Ito yung dulo ng ano natin, dulo ng tawag ito, dart. Ngayon dito, hatiin natin to, partida natin, ibig sabihin, bibiyakin natin siya. Yun ang tawag pala doon, ibig sabihin, partida. Di ba, pag partida, hatiin, yun. Hindi ko alam kung saan galing yung word na partida, sa malalim ng Tagalog yata yan, galing. Ayan. Ay ko. Ngayon, ikakabit ko na yung kanyang blade. Ayan na siya, ayan kanyang blade. May mabulsahan natin ito dito pag maplansa. Ito gano'n naman, sa dart pa rin ito sa kabilang parts naman. Sa bandang ano to, left side. Ito, dito pala, ang reason nito kung bakit tayo nagsisipag nito mga master, ito, para ito medyo kumubkob, at itong salaylayan na ito, ito kasi yung salaylayan, para pumasok sa loob, hindi yung tumitikwas.
Ito yung purpose talaga nito. Ayan. Kaya kung minsan kapag malaki yung ide-dart mo siya, kukub-kub ito, lalo na ito, ginagawa ito kung mait yan. Ayan. O medyo mataba yung ating customer. So ngayon, ito pwede na tayong magbulsa dito ng breast pocket. Ang ginagawa ko dito, pinapasadahan ko na lang para ito yung pinakaguhit ko na. So may naplansa na ako dito pang breast pocket ko. Ito siya. Ayan, ganyan lang to. Ayan. Makulit yung makulit yung mga anak ko. Yung isa pamangkin niya lang pamangkin ko. Yan ang kanyang kalaro dito. Dito sa breast pocket, may tutorial ako nito kung paano naman tahiin ng, halimbawa, mawalang pasada, may pasada. So, panoorin nyo lang yung mga master, no, para kung gusto nyo matuto magtahiin dito ng breast pocket na quality siya ng pagkatahi. At ang gagawin ko ngayon sa tahi kong ito sa aking breast pocket ay ipapasado ko sa ng masinsin. Hindi ko siya yung kagaya sa tutorial ko na pinapasada sa dukot yung walang makikitang tahe, at yung isa naman na tutorial ko ay ano lang siya, hand stitch. So ito ang gagawin ko ay pasada ko lang ito ng masinsin. Ito yung pinaka simple na tahe naman ng breast pocket. Thank you.
So ito lang, ipasok lang natin to. Ayan, nabutas na kasi tayo dito eh. Ayan. Ito naman, ayan din natin. Ayan na siya. Ito, biyakan lang natin to. Ayan, ganyan lang. Sa itong alawas na ito, pasok natin siya sa loob, sa gitna. Tapos pasadaan natin itong masinsin sa ibabaw. Okay. Bali, ito, may makikita itong tahi, no? Sa ibabaw. Puro sinsinan natin yung pasada para hindi naman pangit tingnan. Pero okay lang naman ito, maski may pasada sa ibabaw. Lalo na kung mga ordinary na coat lang, okay lang naman ito. Ito yung isa na pasada ko na, ito naman isa. Ganun lang pag ano nyo. So ganito lang, ganyan, tapos pag ipasada natin to sa gilid, kailangan flat siya, tapos itong reverse, alalayan natin na dapat magiging ano siya, magiging masinsin para tayo itong nagbubartak din. So ayun, ipakita ko sa inyo kung klaro ba dyan yung pasada. Ayun o, ganyan sa kasinsin, sana klaro sa inyo, no? Ayan. Hipos ka mo, hipos. Hipos na.
Ang isiling mo ganun sa iya, siling mo thank you. Siling mo sa pag mo na, ang siling mo na thank you, beha. Kono wala ko na bread. Oo, siling mo sa ganyan, thank you. Siling mo, amo lang na, di ka lang maghibi, ha? Thank you ka lang permi, ha? At ngayon, mapalasahin ko na kasi itong apron kasi kakabit ko na yung hair cloth at sa bubursahan ko na. Pero gagawin ko muna itong collar. Itong collar na ito, meron din ako ng mga basta, no? Video tutorial, panoorin nyo lang yun kung paano ko sa ginawa. May iba-iba klase nito ang turo yata ako doon. Sa ano lang kayo maghanap, no? Sa playlist meron naman yan doon, eh. Sa coat. Napasama.
So itong collar na ito, dinugtungan ko to sa ng bias para sa ibabaw ito ng collar. Ito na yung sa ano sa baba. Bias kasi ito para hindi siya lalaban kapag ibabaloktot yung ano yung collar, yung ipukulad na siya. Ayan siya. Ayan, ito yung pag-ganyan natin siya. Dito yung ganyan cover. Bias ito. Para pagka ano, nakakurba kasi ito. Ayan, nakakurba kasi yan. Para hindi siya lalaban. Yung iba naman, kapag hindi naglulugtong ng ano ng bias, pinaplansa na lang yun, tapos binabatak. Ganyan na siya. So ngayon ako ay magpaplansa para makapag-bulsa na tayo. Iikot ang kamera para kita. So ayan. So kailangan natin ng ruler para idiin natin itong plansa na yung pinaplansa natin na ma-flat siya. Para hindi siya babalik. Dati pag nagpaplansa ako nito, ginagamit ko ito ng ini-isprehan ko siya. Di ba mayroon tayong plan sa mga master na may steam? Ah, mayroon tayo. Wala pala ako. Yung iba mga malaking tahian, mayroon siyang plan sa na may steam. So, mas maganda yung kasi mas... Siyempre, may steam eh. Mas mainit, mas napaplat talaga yon. Hindi na kailangan mag-spray. Ito, kailangan mo pa mag-spray. Pero ako, hindi na ako nag-spray, no? Dinidinan ko na lang sa roller. Kasi na
Ano ko okay din naman eh. Pero mas maganda talaga yung may spray. Mas napapla talaga siya, mas nagiging maano talaga yung pagkaplansa niya, maayos. Kaya lang, pag sa bahay ka lang, kagaya ko, eh, logi ako kapag ganun yung plansa ko kasi wala na akong ganun tahe eh. Yung ganun plansa kasi nasa mga 5,000 to 7,000 na yata ngayon, mahal na. Mas maganda rin mga masa, no? Kung meron kayong pangdiin, gagawa kayo ng kahoy. Yun ang gagawin niyong pangdiin. Eh, sa akin kasi roller lang gamit eh. Mas maganda kung gumawa kayo ng mayroon kayong kahoy. So ganito lang, pag tayo ng coat, mag plansa-plansa ka, tatayo, uupo, tatayo, uupo. Sa pag magtahi ka ng coat mga master, relax lang, wag yung masyadong haggard, lalo kung hindi naman rush, no? Para hindi ka mapagod. Easy-easy lang, ika nga. Kung hindi ka naman rush. Kapag rush, wala ka na magagawa doon. Para ka nang inahabol ng 10 kabayo. Lalo na kung sasabihin sa'yo ng nagpatahi, kakasal na yan, malapit ang kasal. Just got green.
Pagkatapos ko plansahin yung front, nabubulsahan ko. Plansahin ko na rin yung facing, yung lining, at saka back para diretso na ako. Pag matapos ako magbulsa, pwede na ako magbuo. So pag mga ganito tayo mga master, no? Kaya ito ng isang araw, mga ganitong style lang. Basta wala lang bulsa sa loob, walang piping, walang style sa harap. Tapos dikit lang. Pero may ano naman pa rin ito, may half reclot pa rin naman ito eh. Kaya ito ng isang araw, pero siyempre kailangan mo maaga magsimula. Kung hindi man maaga, i-overtime mo lang. Sa ganun kasing paraan talaga ito, sa totoo lang, kumikita ang mananahe. Yung pag-overtime, dinadaan na lang sa overtime, dinadaan na lang sa maaga ang pagsisimula para lang kumita ng medyo mas maganda-ganda. Pero kung basihan mo talaga yung saktong oras, medyo malabo. Malabo sa mananahe. So ayun, kahit naman wala, hindi ko siya in-sprayan, basta diinan lang siya ng ruler or mayroon ko yung pandiin, mapa-flat naman siya eh. Flat yan siya. Puro hindi lahat ng tila, no? Mayroon talagang tila na hindi mayroon pasunurin. Pero ito, ano na ito eh, medyo hindi naman to mayroon pasunurin kasi ano siya eh. Ibang klaseng tila yan eh. May tila na mayroon pasunurin, mayroon din namang madali lang. O ano, tawag niya, mahirap lansahin, ganyan. Mahirap sa i-plat. So kapag coat maker na magtatay ka ng coat pala, no? Ang magaling mamlansa, yun ang makinis ang tahi, magandang tahi, maganda. Pag magaling kayo mamlansa, so kailangan magpaturo kayo sa plansadora kung paano magplansa para mas maganda yung tahi nyo ng coat. Ako, hindi ako ganun kagaling mamlansa eh. So plansayin po na itong cooler para maano ko. Guhitan. Yung coat na dineliver ko Labske. 'Di ba? One buttons lang 'yon, pinagamang two buttons. Ngayon di ako na naguhalis kasi di sila marunong maguhalis eh. Sabi ko, iba yung uwalis mo, tsaka iba rin yung uwalis ko. Sabi ng ano, masilan pa naman yun kasi general yun, sabi ng ano, ng deliveran ko.
inaano daw, tinitinan-tinan daw talaga lahat ng ano, yung parang ano, uhalis ganyan, tinitinan daw. Sabi ko sa kanya, kapag mag ano siya sa uhalis, magreklamo siya, sabihin mo na lang, yung isa kasi ang gamit ang kaliwa, yung isa kanan. Tinitinan-tinan daw eh, sabi niya, general kasi yung ano kuya, kakasal, sabi siya. Pamasila kasi sana daw kasi magpasayo ng mga ano eh, mga uniform daw nila. Natawa ako sa kanya eh. So ito ah, magbubulsa na tayo mga buster. Pero okay, ayan ang ating average pocket mga master. Pakita ko lang. Pasada lang itong ginawa ko, no? Pasada lang yan. Hindi yan. Ayan, pasada lang yan. Ganyan sa kasinsin yung ang pagpasada kapag ka-coat. Tapos maganda kung sinsinan nyo na para di masyadong halata. Saka matibay naman yan eh. Ganyan lang. Ayan. Saka dito, sa loob, malinis yan ha, malinis. Ayan, wala kang makikita ang ano dyan, himulmol. Maliban lang sa pinikitihan natin kanina. Pero dito wala talagang allowance yan. Pag i-ganyan natin, wala makikita allowance yan. Kasi sa loob, kasi pasok natin sa ano eh, sa allowance eh. Ayun, walang allowance yan. Malinis. Pero may pasada na sa ibabaw. Pero kung gusto nyo mas wala talaga pasada ito, gayahan yung tutorial ko na hand stitch lang o di kaya dukot yung pinapasada sa makina. May bariya ko to sa akuan. Ay, early sa akuan, makina. Mukhang magbibili na kami mga master, may bibili na ng coke. Uy, hipos. Gahod, be. O, bakal kakok to. Ato mo tali. Okay. Pasensya na kayo mga master kanina, yung anak ko nagpapasaway, inano yung whistle niya. Saway talaga yun. Thank you.
So gagawa ako ng takip ngayon sa packet kasi kailangan eh. Pero pwede naman, unahin mo yung packet muna bago ka gagawa ng cover ng packet. Pero ako, depende na sa akin, minsan inuuna ko din yung cover ng packet para diretso na. Kung paano gumawa ng packet mga master, meron din akong tutorial nito sa aking YouTube channel. Pwede nyong panoorin yon at pwede nyong hanapin sa playlist mga master kung paano magtayo ng co-op doon sa napasama.
May pa. Sabi nalang ni Barya ko na. Saka ito sa wallet. Sila lang na. Ha? Kulang na, be? Kulang na. Kulang na. Di na igo. Wait a Barya? Wait a Barya da? Kalo na lang kayo magbakar si mama karon. Basta magpamerkado na si mama. Ito na, magbulsa na tayo. Ito na yung ating bulsahan. So kapag magbulsa na tayo, i-check natin yung ating takip sa ating cover, no? Yung cover sa ating packet na bubulsahan. So yung packet, kasi sumubar or kumulang, at least ma-aware tayo. Para kung ano yung kulang or sobra, pwede mong i-adjust na lang. Dito sa packet, ingat kayo, no? Kasi may mga tila na mahirap pasadahan kapag ganitong bulsa, nangungulubot. So, ingatan nyo lang. Okay lang sa mga tila na hindi nangungulubotin. Kaya kailangan kapag nagtaya tayo, aralin natin palagi yung tila kung ano ba. Kung di ba sa mahirap or madali.